gusto kong tawagin kaibigan ko itong tao na to. Pero nyo, franchiser, franchisor, nagne-negosyo. Ngayon, meron siyang ting programa, Franchise Recovery Program. Tama ba, Sir George? Opo. Hindi ka naniningil ng franchise fee. Hindi po. Ibang klaseng innovation to. Ano ka ba, nagpapalugi? Ano ka ba, charity? Bakit wala ng franchise fee? Yun ang tinatawag naman, moral innovation. Actually, ang tip ko lang po kasi sa kanila, pag may idea kayo, don't hesitate. Lalo na kung negosyante kayo. You're the greatest privilege of a businessman or an entrepreneur. Pag may idea ka, pwede mong implement. Walang magagalit sa'yo. Ano mo? Walang magagalit sa'yo. Kung empleyado ka, mapagalita ka ng boss mo kung palpak. Pero kung palpak, learn from it. If it fails, learn from it. Kesa wala kang ginawa, kesa nag-iisip ka, tapos na boxing, nag-iisip ka pa rin. Diba? It has to be fast. Kung mali, di mali. Diba? Welcome back to Peaceabilities here in CBRC.tv. Armand Benko po, the champion, together with another champion entrepreneur. George Winiki po. George Winiki, yes, of Tokyo, yes, Tempura. Ha? Mamaya po, meron na doon sa pangalan niya, Afi. Mamaya tatanungin natin ano yung Afi. Pero dito muna ako sa Tokyo Tempura. Alam nyo ho, sobra. Sobra ang pagtangkilik. At yung mga sinasabi po ni George Winiki. Kita nyo ha, nag-isip siya ng negosyo para hindi lang daw siya by word, by textbook, nagtuturo. Kaya ako natakot eh. Diyan, nung nakita ko sa Ateneo, gusto niya, meron din siyang proof of pudding. Nakakita ng oportunidad. Ang dami hong bangsat dyan. Mr. Opportunity. Naalala mo, Sir George, nung araw, nagsusulat ka pa, Mr. Opo. Opportunity, mga business opportunities. Nakakakita niyan si George Winiki. Yan po ang magsasabi. Bakit yung mga tao, wag ko kayong mangamba, ang daming oportunidad sa Pilipinas. Hindi po yan think positive lang. Talagang may kasamang utak. Thinking positive, optimistic, tapos looking for opportunities. Tapos ngayon, naging nakilala rin din yan. Basta innovation, hahanapin mo si George Winiki. Kahit anong linya ng negosyo, miskin na hindi sa pagkain. Ayun nga, yung Tokyo Tempura, ini-innovate. Pumatok, mag-innovate ulit. Tapos, nagka-pandemya, no, Sir George? Apektado, no? Tayo, yung barberya natin, yung barberya, unang sabi mo sa akin, home service mo yan, man. Home service. Si Sir George po, another innovation. Alam niyo po bakit matindi sa innovation, Sir George? Ginagaya. Basta kung ano yung in-innovate niya, gagayahin. So meron po, ito, di na alam ni Sir George, ginandahan na ng mga tao niya yung pag-ibig. Tempura kit. Kasama na yung sauce. Kasama na yung, syempre, yung arena. Kasama pa, syempre, yung hipon na napakasarap, ano? Instruction. Sir George, ano po to ha? Hindi po to paid advertisement ha? Kaya nga ho, nagugulat si Sir George eh. Napapalaki mata niya. Hindi ko po sinabit sa kanya na meron akong mga produkto niya rito. Pagpapatotoo lang po, na ako po mismo, tinatangkilik ko yan, natuto nga kami magluto. Tempura, akala ko sa restaurant, what came about, Sir George? At kamusta tong innovation mo na to? Actually po, meron ako tinatawag na core innovation mindset. Isa po sa core innovation mindset ko is every barrier can be penetrated. Every barrier can be penetrated. So, yun po yung isa sa mga core innovation mindset ko po, no? Sa Tagalog po yun, narinig na natin yun. Walang problema, walang solusyon.
Okay? So, sabi ko, nung pandemic po, nung 2020, nagsarado po lahat. So, sabi ko, paano na to? Wala tayong pumapasok na pera. Paano natin gagawin na pasweldohin ang mga tao natin? So, nagtanong po ako, ano, ilan ang inventory mo dyan? Ilan ang laman mo? Marami raw, maraming hipon. Tapos, ang naging problema pa namin, isang tao lang ang naiwan ko sa komisari. Yung pinakamahina pang tao ko ang naiwan sa komisari. So sabi niya, bakit? Ano ba naiisip mo? Kasi gusto ko magbenta na do-it-yourself tempura. Do-it-yourself tempura. Sabi ng ibang mga tao ko, sir, hindi kaya ni-expose natin yung trade secret natin? Trade secret. Kahit anong gawin dyan, tempura, it's the brand itself, sabi ko. Sabi ko, let's launch it. Sabi niya, sa tayo kukuha ng logistics? Walang logistics. Magkakaroon yan. Basta ihanda niyo yan, iprint niyo yan, lagay niyo sa isang box yan, at lagyan mo ako ng poster. Okay? So, ang ginawa po namin, nilaunch po namin sa Facebook, sa social media. Naging patok po kasi naging instrument of bonding, family bonding, instrument of celebration sa mga bahay-bahay nila. Because ang isang objective ko po noon, ang sabi nila sa marketing, pag sarado ang tindahan mo, you have to make sure may brand presence ka sa mga customers mo. So yan po ang nagsalba sa amin. Ang nakakatuwa po, even the multinationals started following the do-it-yourself product. Nagbenta rin yung mga iba. Dati kong kumpanya, nagbenta rin ng mga set, mga frozen fries, nagbenta rin. So, nakakatuwa po. Actually, ang tip ko lang po kasi sa kanila, pag may idea kayo, don't hesitate. Lalo na kung negosyante kayo. You're the greatest privilege of a businessman or an entrepreneur. Pag may idea ka, pwede mong implement. Walang magagalit sa'yo. Tandaan mo, walang magagalit sa'yo. Kung empleyado ka, mapagalita ka ng boss mo kung palpak. Pero kung palpak, learn from it. If it fails, learn from it. Kesa wala kang ginawa, kesa nag-iisip ka, tapos na boxing, nag-iisip ka pa rin. Oh, di ba? It has to be fast. Kung mali, di mali. Di ba? Core innovation mindset. Ha? Yan po ang pinaka-pundasyon ng hindi lang basta innovating, innovation. Ha? Core innovation mindset. Kasi yung aking pagkaintindi, correct mo na lang ako, Sir George, ha? Ito yung pinaka pundasyon ng pagbabago na dapat nasa isip natin lagi. Hindi yung sinasabi lang natin, magiging innovative tayo, innovative, innovative, lip service lang. In fact, natatakot pala sumubok ng something new, di ba? Karamihan, ganyan, Sir George. Oh, sabi ko nga, the greatest enemy also of innovation is fear. Eh. Fear? The greatest enemy of innovation and change is fear. Bakit? Hindi mo pa ginagawa. Andiyan ka na. Baka mali. Baka ayaw. Baka ma-turn off. Eh kaya tayo puro high blood dito sa Pilipinas. Mahilig tayo sa baka. Yeah. Pero in a nutshell, paano ba mag-umpisa ng food business? Ano ang yung mga magandang senyales lang? Well, of course, alam niyo po, yung food kasi, it's essential po ang pagkain ngayon. Lahat ng tao, okay, sa bahay-bahay po. In fact, mas marami pong naging negosyante sa pagkain ngayon, pandemic. All you have to do, okay, all you have to have is a kitchen, a social media page, and voila, pwede ka na kagad magbenta. Kaya lang, kailangan mo alamin kung ano ang mga kailangan at mga ugali ng mga tao gustong bumili ng pagkain sa online. And at the same time, dapat kakaiba ang pagkain mo. There's something new. People are looking and craving for new things. Tandaan nyo rin po, ang gusto nila, nasusulit nila yung delivery cost. Kaya nauuso po yung bundle, group food. Bundle. Ito pong pinakita po sa akin ni Arman, that's 999 pesos po. Pero more than 80 pieces of tempura. Oh, 80 pieces po yan. And people will buy it kasi maraming tao. Marami pong tao sa bahay ngayon. Wala pong bumibili ngayon ng tingi-tingi sa online. Okay? Alam niyo po yun, napansin niyo po. Kahapon po, napakalakas po natin dahil Father's Day. So, ano yan?
bulto-bulto po ang bintahan ngayon. So again po, paano magnegosyo? Kailangan nyo lang po lakas ng loob, magandang magandang Facebook, magandang content, and at the same time, kakaibang produkto. Ang dami na palang innovation, no, na pagbabago doon sa Tokyo Tempura, no? Kasi po ako eh, nagte-text lang ako sa may bahay ni Sir George. Oh, patikim naman yan, pa-order naman yan. Sir, pakita nga natin yung sinasabi ni Sir George, 999. Kasi dati, naalala ko, pag umorder ka sa restaurant ng tempura, 4 piraso, eh halos 1,000 na. Opo. Ito, tingnan nyo po ito. Oh. 80 pieces? 999? 999 po yan. Oh. So again, it's a food for celebration. It's a food to make you happy. Kasi people are looking, nawala kasi po yung entertainment side natin. Wala na po yung mall, wala yung cinema. So, doon po nagpo-focus sila. They want to have something special with their family. Tama. Again po yun, it's just being observant to the market, to your target market. Inobserbahan mo lang sila. Titingnan mo ano ba nawawala sa kanila. So, you bring happiness and joy to your customer. Meron po ang gustong ipakita na video na galing sa Tokyo Tempura. Sir George, again, another way of your core innovation mindset. Kita niyo po yung materials, ha, ibang-iba. Kung pwedeng mapakita natin ngayon yung video. Don't you worry. Don't you worry, we're a click away. Don't you worry with the click away. Bucket of crispy goodness is on the way. Something to look forward to every day. Anytime's always a good time with Tokyo Tempura. So talagang hindi lang yung innovation yung pinakita kong kahon, nandito pa po to dahil lulutuin to ng mahal ko sa buhay. Ayan, nandiyan na, nag-ready. Pati yung actual na luto na, no? Pwedeng ma-deliver talaga, Sir George, no? Opo, alam niyo po, bago pa mauso yung mga cloud kitchen na yan, nag-iisip na tayong ayusin yan, no? Kala kasi ng iba, madali magtayo ng cloud kitchen. It took us at least 1 taon para talagang pag-aralan ang galawan sa cloud kitchen po. So, nag-launch po kami niyan. Maswerte po ako dahil may mga kaibigan po tayo ng mga musical artists at saka mga songwriters. Yan po, dinonate po sa akin yan nung pandemic. Ginawa na ako ng jingle. So, di ba yung jingle namin parang bata. Masaya. Catchy, masaya, no? So, nagtayo po kami niyan. So, we're just 1 click away, di ba? So, kaya namin mag-deliver ng tempura. Lahat po ng mga franchises namin, online po sila lahat. May Food Panda, may sarili namin platform. So, tulong-tulong lang po kami lahat. Ito ba ang future ng Tokyo Tempura? Ito ba? Ayun. Okay. Ito po yung mga pivot namin, mga pivoting moves namin sa Tokyo Tempura, no? Again, yung nagsarado po mga mall, okay, nilapit namin ang aming brand sa mga villages at saka community dito sa Metro Manila para mabuhay pa rin po kami. So, isa po yan sa plano po namin. Masilbihan. Masilbihan yung customer na nagaanap. Opo, masilbihan. And also, this is also, since marami po na displace, marami po na layoff, okay, it could be an alternative business to them. Kasi nga po, nauso po ngayon yung mga reseller at saka nauso po dito yung mga community selling. Lumakas po yung mga komunidad. Talagang nagbabayanihan sila, sinusuportahan nila ang mga maliliit na negosyante sa mga community nila. So ito po ang isang ginawa po namin. Pero alam mo, Sir George, talagang ramdam na ramdam ko po itong kaibigan ko na to. Gusto kong tawagin talaga kaibigan siya. Kasi sa lahat ng mga nagpa-franchise, ayan, presidente po siya ng Association of Filipino Franchisers Incorporated. Meron pong mas matinding ginawa itong kaibigan ko. Gustong-gusto kong sabihin kaibigan ko kapag ito yung pag-uusapan eh. And I'm JJ. And we are Fry High Resto Group.
Fryhai Resto Group is the product of the Tokyo Tempura Franchise Recovery Program. We started our first branch right after the first lockdown. And with the support of the Tokyo Tempura family, we now operate a network of branches all over Metro Manila and Cavite. The Franchise Recovery Program gives you the opportunity to be the next business owner. With no franchise fee, Tokyo Tempura will provide you the support needed to run your own business. You get the cart, and of course, you pay for the cart and your food stocks, and you're set to be the next business owner. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, we're a pick away. We are very thankful to Sir George and the Tokyo Tempura family for giving us this once-in-a-lifetime opportunity to rise above the pandemic. So we invite you to take up the challenge, be a business owner, and be part of the Tokyo Tempura family today. So search Tokyo Tempura on Facebook to learn more details about the Franchise Recovery Program. And together, we will bounce back. Maraming salamat, Tokyo Tempura! Bakit ko po sinasabi na gustong-gusto kong tawagin kaibigan ko itong tao na to? Piling mo, franchisor, nagne-negosyo. Ngayon, meron siyang ting programa, Franchise Recovery Program. Tama ba, Sir George? Opo. Hindi ka naniningil ng franchise fee. Hindi po. Ibang klaseng innovation to. Ano ka ba, nagpapalugi? Ano ka ba, charity? Bakit wala ng franchise fee? Iyon ang tinatawag naman moral innovation. Moral po, innovation. Oh, sometimes po we don't look at our moral values natin. Masyado po tayo minsan ang tawag natin, masyado tayo conscious sa panglabas naman, no? Pero yung atin hindi. Alam niyo po, yung si Jarvin po 'yan. Last year po 'yan ang negosyo niya, special event at saka production house. Gabi-gabi po kami nag-uusap, umiiyak siya. Anong gagawin niya? Sabi ko, tinamaan din ako. Wala rin naman ako mabibigay sa iyong pera. Okay, kung gusto mo, bibigyan kita ng Tokyo Tempura. Okay, bahala ka na kung meron ka namang kantintero dyan, gumawa ka ng cart, at humanap ka ng lugar. Nagbukas po siya ng October. Noong October last year. Eh, pumutok po kagad. Talagang nagulat siya. Pati ako, nagulat. Nilagay niya sa pergola, sa BF Homes. Talagang pinipilahan, despite the pandemic, pinipilahan. It was a blockbuster. So, again, okay, tuwan-tuwa siya. Kaya, yung naka-ROI siya kagad, nagbukas siya ng isa. Sir George, bibigyan mo pa ako. Sige, hanggang makarecover ka, bibigyan ka. Walang franchise fee. No franchise fee po. Walang franchise fee. Sabi ng mga matatanda, that is a stupid move. You're not a businessman. Sabi ko, tandaan nyo, mga matatanda, yung mga eksperto dyan. Okay, tandaan nyo. When you reach the custom officer in heaven, okay, ang unang titingnan ng customer, ng custom officer sa heaven, yung laman ng puso mo. Hindi yung trophy, hindi yung certificate mo. And during that time, okay, I'm just preaching what I teach to be, okay, compassionate and helpful. Sabi ko sa mga tao ko, pag binuksan mo yan, we are saving the brand. Pag nagbukas ang ekonomiya, nandyan ang mga tindahan mo. Kasi po, isa rin po itong strategiya na ginamit ko. Nagsasarado yung mga tindahan ko, di dapat magbukas rin ako. O how do you open? By giving away branches. So, nung last year, with the blessing of our creator, I was able to open 35 stores despite the pandemic. Lahat po yan. Mga na-layoff, mga yung isa galing Dubai sa Batangas, isa sa province ng Batangas, umiiyak sa akin, wala sang kita. Sabi ko, saan ka ba nakatira? Nakatira po ako sa tapat ng simbahan namin sa downtown sa Batangas. Yung gate mo, lagyan mo ng Tokyo Tempura. Talaga, pwede ho dyan. Padadala kita ng ganito. So, nagsubok siya, nagpagawa siya sa kalpintero. Sabi ko, basta ayusin mo lang, ha? Gusto ko maganda-maganda pa rin para hindi ma-compromise yung brand. Eh, tama-tama, ang tatay niya, kampintero dun sa Batangas, inayos. Oh, wala sang renta, pero average sales niya day is 5,000. Ayan. Okay, ang tip ko po sa inyo. Tapos, huling mensahe ni George Winicky of Tokyo Tempura. Ang tip ko po sa inyo, bibigay ko po sa inyo, papahiram ko po sa inyo, yung binigay sa akin na kaibigan kong Chino sa Binondo.
nung nag-umpisa ako magnegosyo. Ang sabi niya sa akin, pag hindi mo gawa, hindi mo kita. Ano ho ibig sabihin nun? Okay? Pag hindi mo ginawa, you will not learn from it. Pag hindi mo ginawa, you will not earn from it. So yun po, pag hindi mo gawa, hindi mo kita. Maraming maraming salamat po at keep safe and always pray. George Winicky, champion entrepreneur, champion advocate. Maraming maraming salamat sa oras. Sana thank po mga nakapanood natin, marami kayo na pulot na aral. Muli, Arman Benko po, Peaceabilities, Mondays, 7 p.m. dito sa CBRC.tv. Bye!